sa punta Guarda. Ikaw nga. Nakapunta na ako doon, ma'am, pero pumunta ako doon dahil yung best friend ko kinasal. Pero hindi ko naman po maalala na nakita tayo doon. Ganun ba? Alam mo, hindi ko kasi makakalimutan yun eh. Nung nasira ko si damit niya, hindi siya nagalit sa akin. Well, never mind. Siguro nga hindi ikaw yun. Ma'am, kung ako po yun, imposible. Imposible na makakalimutan ko ang ganyang kagandang mukha. Well, thank you. But that doesn't change the fact, di ba, na napahiya ako. Ma'am. Pasensya ka na. Walang ano man. Ma'am, mauna na po ako. May inuutos pa si Manang ito. Sige. Ingat po kayo. Thank you. Una na po ako doon, ma'am. Sige, iho. Salamat. Okay ka nga dito. Hindi ka ba napilayan? Scott! Kuya, anong problema? Buti na lang, break namin sa trabaho nung natanggap ko yung text mo. Sinon na nga yung problema. Naalala niya yung pagkikita namin sa Punta Guarda. Ano? Hindi, mukhang nakumbinsi ko naman sana hindi ako yung lalaki niyo. Pero kailangan natin magmadaling maghanap ng ebidensya bago niya ako tuloy makilala. Sige na, bumalik ka na doon. Kuya, sandali. Makinig ka sa akin. Bakit di natin gamitin yung mga magsasaka? Ba't di natin sila galitin? Gamitin natin yung mga nawawalang papeles para hindi sila magkasundo ng mga Elizondo. Mag-away-away sila. Sige na. Sa bahay na natin pag-usapan ito. Bumalik ka na sa trabaho. Sige na. Sige. Lahat ng tao na nagpunta ako ng Punta Guarda. Yun kasi yung araw na pinuntahan ko yung babae ni Papa. Parang naging detective ako nung araw na yun. Natutuwa nga ako eh. Dahil bihira kitang makitang ganyan. Yung bang naliligalig ka? Eh, siguro. Nasanay lang akong tahimik na kinikimkim mo ang saloobin. Yun lang. Uy, Kuya Oka! Franco, kamusta ka na dyan? Okay naman ako. Kayo, Kuya, kamusta kayo dyan? Ito, kaka-break lang. Di ba kakahapon yung job interview mo? Ano, kamusta? Hindi ako na akong bartender eh. Pero nakuha ako bilang waiter. Ha? Bakit ganun? Eh, wala raw silang opening eh. Pero okay na rin. Kapag wala naman daw yung bartender, eh akong papalit. O, basta mag-iingat ka dyan ha. Pinapasabir ni Kuya Juan. Sige, Kuya. Kayo rin, mag-iingat kayo dyan ha. Sige na. Uy, pare! Ayos ka, ha? Nasabi pala sa akin ni Sir Rox na working student ka. Kailangan eh. Alam mo pare, sinubukan ko rin dati yan eh. Pero wala, di ko kayo nakaya eh. Kaya eto, paghahagis na lang ng bote, kaya ko pagsabay. Bakit? Ayos naman yung trabaho natin ah. Lalo na sa armada. Mukhang mababait naman yung mga boss natin, di ba? Okay naman. Pero pare, kulang pa rin eh. Ako kasi pare, gusto ko talaga makapagbargo. Ikaw ba? Ako? Hindi ko pa masyadong naisip yung mga yan eh. Basta masaya ako nakapasok ko sa armada. Wow ah! Pare kung makapagsalita ka, parang dream job mo na to ah. Uy, o nga pala. Marami akong ina-apply ngayon bro. Gusto mo, bigay mo sa akin yung resume mo. Sasabay kita. Ganun? Pwede. Pwede, sige, pag-iisipan ko. Dami nga yan, pare. This is gonna be great, James. I know it. Pwede mong i-devote yung time mo dito since hindi ka pa makaka-enroll this school year, diba? Yeah, pero kailangan ko din mag-review para sa NMAT. Alangan naman bumagsak ako for the second time, diba? Hindi mo ba talaga sasabihin sa pamilya mo? I mean, I understand your hesitation with your mom, pero paano naman yung mga ate mo, diba? You think they won't understand you? No, I know they would understand me. Wala naman akong doubt about that, eh. It's just that... nahihiya ako. I mean, they both graduated at the top of their class. Thesis-er ka naman, ha? Yeah, but I didn't pass the NMAT. Hindi mo naman kasalanan yun. You were going through a lot. It's still not an excuse. I know my family, and nobody in the family cracks under pressure. So, in the meantime, magpe-pretend kang pumapasok ka sa school para hindi malaman ng mama mo na hindi ka pala pumasa. You make it sound so mean. James, I'm your best friend, and I love you. Pero minsan, hindi ko talaga alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Hmm.
Ma? Yes. Since hindi natin makita yung iniwan ni Papa para sa mga farmers natin, you can draft a new one, di ba? Yun naman ang plano ni Papa, ibigay yun sa kanila. So, let's just make it happen. I'm sorry, Norma. You know, the truth is, kung meron talagang ganyang dokumento, bahala ko talaga sanang bilhin to sa mga magsasaka. Mas mapapadali sa ating pagandahin ang resort. And then, as it turns out, it's like there's no such document. So it's actually gonna make it easier for us na palipatin na lang sila, hindi ba? But where, Ma? Look, Iha, I know na malapit ka din sa mga taong ito. Pero minsan, ang hirap dyan is umaabuso din sila eh. May pagkakataong, okay, bibigay mo na nga yung kaliwang kamay mo. Hihingi pa pati yung kanang kamay mo. So tagal naman ang serbisyo ng mga taong to kay Papa? Sa atin, hindi pa ba yun enough para maging karapat-dapat sila dito sa katiting na lupain na to? You know what? Sleep on it, okay? You think about it. Anak, pagdating sa negosyo, tandaan mo, ha? Ito ginagamit. Hindi ito. Okay? Remember that. That's very important. Juan, nag-agaha ka na ba, Iho? Kumain ka muna. Kumain na po ako. Ganun ba? Magpapaalam lang po sana ako bago po ako umuwi. Umuwi? Mag-off ka? Yeah, day off ko po. Hindi mo ba kailangan ng driver today? No, Mama. Sige, you can go. Salamat. Okay na. Dali. Kailangan ko muna i-check yung bag mo. Nandito talaga rito. Dapat, sanay ka na. Okay na. Sige, salamat. Magandang araw po, Ma'am Sari. Magandang araw. Tara na po sa bukid. Ah, Ma'am Berting! Tara! Tignan niyo muna po sa bukid. Naku, nag-aaksa ka lang ng oras dyan, Oscar. Lagi si Ryan jeep na yan. Maandar to. Ramis, sandali lang. Naku, Oscar, umiral na naman niya. Kaya bangan mo kahit kailan ka talaga, oh. Panoorin niyo ako. Kaya kay Ma'am. Ano? Ha? Diba? Pag-berting, wala yung posisyon sa akin. Tara naman. Eh, magaling ka na. Dito ba tayo? Magaling mo sa'yo? Hindi ako papayag, Nay. Kasi alam ko kung nabubuhay pa yung Papa. Hindi niya paalisin yung mga magsasaka. Sana talaga magbago pa ang isip ng Mama. Pero anak, magkaiba ang Mama at Papa mo. Lumaki ang Mama mong mahirap. Lumaki siya nag-iisa. At para sa kanya, ang lahat ng bagay, kay maliit o malaki, dapat pinaghihirapan. At hindi pwede yung umasa kang kani-kanino lang. Nay, naiintindihan ko yun. Pero saan naman lumambot kahit konti yung puso niya doon sa mga magsasaka? Eh, katulad ng paglambot ng puso mo kay Juan? Nay! Oo, eh bakit umiiwas ka ng pagtingin kay Juan? Kasi nga napahiya ako. Ako naaalala ko siya, siya hindi. Yun lang yun, Nay. Yun lang. Yun lang? Wala ka nararamdaman kay Juan? Yun lang dahil mahal ko si Fernando. Yun, no? Amoy pa lang na niluluto mo, alam ko na, kuya. Ano oras ka dumating? Ba't di mo ginising? Eh, parang mandiga kasi matulog. Marinig. Eh, paano? Late na kasi umuwi ka kanina. Galing trabaho. Uy, Koy. Alam ko naman trabaho yan, pero dahan-dahan ka lang. Alam mo, nagaan ang sarili mo. Si Kuya ako nga pala, kuya.
Eh yun, malamang mamaya nga po nandito na yun. Alam mo naman, di kami pwede makita magkasama, di ba? Kompleto pala tayo mamaya. Makapag-react ka naman, para ka naman bumalik sa 10 taon. Pero yung pagiging komportable ko kay Juan, I think it's a sign. Anong sign? Na-ready na ako sa last days. Ano daw yun? Ang sabi kasi ng doktor ko, para daw maging okay na ako, na ay kailangan kong bumalik doon sa lugar ng trahedya. Kailangan bumalik ako doon sa masamang nangyari sa akin 3 years ago. Sasamahan kita. Hindi na, Nay. Ihaharapin ko naman isa. Ma'am, tama na po ba yan? Okay na yan, Ma'am Berting. Actually, tamang-tama ito para sa mga bagong products na naisip. Ma'am, nahanap na po ba yung kasulatan na ipinangako sa amin na inyong papa? Actually, Ma'am Berting, hinahanap pa eh. Pero huwag kang mag-alala. Kung hindi man mahanap, kukonbinsihin namin si Mama na gumawa ng bago. Kung ganun man, sana pumayag na po si Ma'am Gabriela. Naging tapat po kami ng mahabang panahon sa inyong papa. At nasabi po niya sa amin na yun daw po magiging kabayaran sa lahat na aming paghihirap. Paano, kuya? Bawin na lang ako. Oh, bawin ko ng merienda. Uy, salamat. Sige, sige. Sige. Your best friend. Okay lang, okay lang. Okay na? Uy! Franco! Kuya, okay! Ano na? Gwapong-gwapo, bis na bis, ha? Ano, papasok ka na ba? Oo, kuya. Ikaw, Franco, siguro panchichiki na ato pa mo dun, ano? Wala pa nga, eh. Wala pa. So, ibig sabihin, naghahanap ka. Franco, sayang mo dyan sa trabaho mo, ha? Kailangan natin ng pera. Alis na ako. Franco, sandali. Ito. Ano to? Self-defense na mga gwapo yan. Uy, ano na naman ka tarantado ang tinuturo mo sa kapatid mo? Kuya, tinuturo ko lang si Franco maging handa. Bar yun, labas-pasok ang mga chicks doon. Hindi magtatagal, mabibinyagan na ito kapatid natin. Bahala nga kayo. Sige na, mauna sige na ako. Mabuti pa nga. Sige na, mag-iingat ka. I think we are finally ready for the grand opening. Yay! It's really good news. And we have a lot of important guests coming. At isa na rin doon ang dating may-ari ng Armada, ang kapatid ni Dindi. Kaya, I think we can do it. Just keep up the excellent work. I think kaya natin to. Alright, guys. Thank you so much for helping us train our waiters. Pero don't worry kasi drinks are on us. That's party, wow. Apo. Pero teka lang. After your drinks, I'm sorry, but you guys will need to go leave already because magre-rehearse pa yung resident DJ namin. Thank you again. Thank you for coming. Uy! Bro. Okay lang kayo? No, sir, pare. Manonood ako ng rehearsal mamaya. Pare, pag nakita mo yung si Rio, boom! Sobrang sexy nun, pare. Makikita mo, bro. Sino mo yan? Totohanin pala talaga matandang yun ang kapatid natin. Pinamanahan pa siya. Isa lang ibig sabihin nito, kuya. Yun ang rason kung ba't pinapatay nila si Olivia. Are you happy with the outcome? Oo naman. Grabe. I think it's gonna do really well. Yeah. Oh, hey. Yeah. Hi. Hi, kuya. Hi, Dindi. Hello. Jamie. Franco. Kasi Dindi. Kamusta? Okay naman. How do you like it? Actually, this was all siya yung dating may-ari nito. Oo, pare. Siya rin yung klase ng taong ayaw mong makaaway. Kuya, may ebidensya na tayo. Pwede natin ipakuloy si Gabriela. Kulong pa yun. May pera sila. Kaya nila kunin yung pinakamagagaling na abogado. Kaya nila ikutin yan. Eh, di papatayin ko siya. Oo, sige. Ano mangyayari sa'yo pagkatapos? Makukulong ka? Sa tingin mo papapayag ako na maging kriminal ka? Oscar, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nakulong ka. Mas mabuti pang dumito ka na lang, huwag ka nang bumalik na mansyon. Kuya, hindi na ako bata.
para diktahan mo. Wala na akong pakialam. Kahit makulong pa ako, basta maipagiganti ko lang si Livia. Hindi ka na nga bata. Pero magkapatid pa rin tayo. Sa tingin mo ba hahayaan kita sirahin mong buhay mo? At ano? Tutunghangan na naman tayo? Ha? Maghihintay hanggang kailan? Akala mo ba madali ito para sa akin? Na araw-araw nakikita ako mga taong pumatay sa kapatid natin. Nangako ako sa magulang natin, di ba? Na ako ang aalaga sa inyo. Ngayon binigo ko na si Livia at hindi ko nahahayaan mangyari yun ulit. At ano ba ang problema mo? Pinag-usapan na natin to, di ba? Sinabi natin na magiging mahabang proseso to. Nangako ka sa akin na susunod ka sa diskarte ko. Oscar, pinanghahawakan ko yan. Ngayon, kung di mo kayong tumupad, huwag ka nang bumalik ng mansyon. Nabuksan mo na ba to? Hindi ko alam kung anong diferensya niyan, pero ayaw talaga mag-on. Si Dos, baka alam niya to. Trabaho si Dos, hindi siya pwede. Si Franco, baka alam niya kung paano pagganahin to. Labas si Franco dito. Kuya, sandali. Sabi mo, ayaw mong magkawatak-watak ang pamilya natin. Poprotektahan mo at aalagaan mo kami, mga kapatid mo. Kuya, kasama ba doon yung hindi mo kami pinagkakatiwalaan ni Franco? Be careful next time and pasensya ka na sa kuya ko. Basta sa susunod, para makaiwas ka sa mga ganyan, doble ingat, ha? Yes, ma'am. Pasensya na po talaga. O, sige na. Kailangan niyo na umuwi. Yes, ma'am. All right. Sige, ma'am. Ingat. Ingat, ma'am. Kami na bahala dito. Ano ba yan, bro? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Okay lang. Kasalanan ko din naman talaga eh. Gising pa kayo. Franco, kailangan natin tulong mo. Ayos, sir. Magpapapicture pa kayo. Hintayin niyo pa ako. Pwede mo bukas na yan. Alam ba kung paano pagganahin itong camera to? Ano ba naman ito? Kaya mo ba o hindi? Baka battery lang problema nito.
Kuya, saan galing ito? Sa table ng Bernardo. Ano sabi mo kay Norma? Si Norma ano? Oh, si Norma. Kaya ang tatapang ng mga magsasakang yan eh. Kinakampihan kasi na anak hindi ko. Pwede. Hindi pwedeng ganyan, Henry. This is my farm. It's my name. It's my rules. Uburahin ko talaga lahat ng alaala ni Bernardo yan sa mga anak ko at sa mga tao dito. At ang pagpapatayo ko ng resort ang magiging simula niyan. May pagagawa ako sa'yo. Ano yan? Gusto kong patikimin mo na konting takot, konting nervyos yung mga magsasakang yan. Tingnan natin kung hindi sila tuminog.